Kaibigan, sa oras na ito, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos na manlalalang. Sa Kanyang walang hanggang kabutihan, sapagkat Siya ay tunay na nagmamahal sa atin. Pinagpala tayo at iniligtas sa napakaraming mga pagsubok, sakuna, tukso at kahirapan sa buhay. Purihin natin ang Diyos, sapagkat ikaw ngayon ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang lalong mapatibay at mapapatag ang iyong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na pangangasiwa para sa Panginoon hanggang sa Siya ay dumating. Sa temang ito, ipinakikilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya at maging malinaw na makikita natin kung paano mapapaunlad at mas malalim pa ang pagtitiwala at pananalig, panatiling tapat sa ating Panginoong Hesus hanggang sa Siya ay dumating sa ikalawa. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Alam kong marami sa inyo ang nag-aaral ng kanilang leksyon gabi-gabi sa inyong mga tahanan. At ako'y bumabati sa ating mga viewers sa buong mundo. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat nagbibigay, nagsusulat kayo, nagko-comment kayo doon sa comment section. Ganon din sa lahat dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Purihin ang Diyos sapagkat dumadami tayo bilang nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kaibigan, nais kong magkaroon ka nito, kopya nito, para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang dito sa amin sa NPUC o sa malapit ng Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar at magkakaroon ka. At bukod dito, meron na tayong downloadable outline dyan sa baba, comment section, para mas gamitin mo ito sa pag-aaral o sa pagtuturo, sa care group discussions. At sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, kasama ko pa rin dito sa studio ang mga butihing pastor. Si Pastor Laudy Margatos, siya ay Stewardship Director ng Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Gatos? Kapatid na Pastor Ray, mabuti naman. Sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, tayo ay patuloy na lumalago, hindi lamang sa spiritual, kundi sa mga physical, emotional, social. At sa mga pagkakataong ito, nais ko muna hong bumati sa ating pong mga kapatid na taga Bulacan, ang mga Tolentino family, Calibuso family, Tijos family, Perinya family at Flores family, na pawang ito ay mga taga Bulacan na pinapangasiwaan po ng ating masipag na pastor, si Pastor Ronel Pepito. Naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at naway nasa mabuti po kayong kalagayan samantalang inyong pinapanood o pinapakinggan ng ating hong Oras ng Pag-aaral. Amen. Purihin ng Diyos ang pangalawang kasama natin ditong butihing pastor at guwapo friend ay si Pastor Gerardo Estabillo. Siya ang ating Stewardship Director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor? Buti, Pastor Ray. Ako'y natutuwa sa pagpapakilala mo sa aking buong pangalan. Yeah. Ako'y natutuwa at na-inspire na nandito na naman tayo. Sama natin ang ating mga taga-subaybay. Nais ko rin batiin ang ating pong mga nakikinig sa Marilao Church, Pastor Laudy, sa pangunguna ng kanilang matanda sa iglesia, si Elder Ray Anda, at ang kanyang may bahay na si Sister Janet Anda. Ang kanilang buong sambahayan ay regular na sumusubaybay sa atin. Ganun din po, atin pong pinapaabot ang pangumusta at pagbati sa mga kapatid sa Laguna, sa pangunguna po ni Pastor Quizon. Pagpalain po kayo sa inyong pagsubaybay sa oras ng pag-aaral. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan ng maikling panalangin. O Panginoon Diyos, sa manaming banal na binubukalan ng buhay at karunungan, kami po ay humihiling sa inyo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nawa po ay pagkaloob sa amin. Amen. Upang magampanan namin ang tunay na pag-aaral at maintindihan namin at maisakabuhayan. Pagpalain ng bawat isa, lahat ng mga nanonood. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pang-anim na paksa ay magtipon ng kayamanan sa langit.
At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 8:36 at 37. Itong sinasabi, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasakan niya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Alam ko si Pastor Laudy ay nakahanda na para ibigay sa atin, kaibigan, ang kabuuan ng ating leksyon. Pastor Laudy. Muli po natin tutunghayan ang isang napakahalagang paksa, katulad po ng nasabi ni Pastor Ray, magtipon ng kayamanan para sa langit. Mm. Ang buod po ng ating leksyon ay ganito. Si Noe ay isang halimbawa sa banal na kasulatan na nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Siya ay lumakad ng may pananampalataya kasama ang Diyos sa magitan ng paglalaan ng lahat ng mayroon siya upang may pagpatayo ng Diyos, ang Diyos na, ng isang malaking arka. At sa kanyang pagiging malapit sa Diyos, kanyang napansin na mapapahamak ang buong sanlibutan. Dahilan dito ay sinagip niya rin ang kanyang buong sambahayan. Ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos ay sinasagip ito hindi lang ang ating sarili, maging na rin ang ating buong sambahayan. Sila ay isinasama din natin sa pag-iimpok natin ng kayamanan sa langit. Kagaya rin ni Abraham sa nabanggit nating leksyon na sumampalataya sa Diyos na hindi alam kung saan ito tutungo. At yung tugon na yon ay tugon ng pananampalataya ay nagpapakita ng pag-iimpok ng kayamanan niya doon sa langit. Hindi man alam kung saan ang layunin ng Diyos, subalit dahil sa pagnanais na ilapit ang sarili sa Diyos, si Abraham ay sumunod nang walang pagtatanong. Kalaunan, naging daan din ito upang kanyang mayahin sa Diyos ang kanyang nag-iisang kayamanan sa lupa. At yun ay ang walang iba kundi ang kanyang anak. Mahalaga rin na tignan natin ang halimbawang iniwan ni Moises, bagamat siya ay nakalukluk na sa mataas na posisyon. Subalit mas hinangad niya ang may makisama sa paghihirap ng bayan ng Diyos. Ito, mga kaibigan, ay pagpapakita ng higit niyang pinahalaga ng mga makalangit na bagay kaysa sa mga bagay na temporal sa lupa. Ang Biblia ay nagsasabi na ang kayamanan ng sanlibutan ay naglalayo sa atin, na mas higit nating pagtuunan ng pansin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ganito ang wika. Dito sa Mateo 13, ang talata ho ay 22, ang wika ng banal na kasulatan. Ang mga naihasik sa mga dawagan ay ang nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng kapanahunang ito at ang daya ng kayamanan ang dumaig sa salita at hindi ito nagbunga. Mga kaibigan, hindi talaga natin maaaring iasa ang ating buhay sa kasiyahan ng mga yaman ng sanlibutan. Hindi masama ang yumaman, subalit mayroong babala ang Biblia ukol dito na mahalagang mabigyan nating pansin. Katulad ng wika ni Pablo kay Timoteo, na ang wika niya dito po ay, ito ay sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilang tao na nagpupumulit na makamtam ito ay naligaw palayo sa pananampalataya. Maraming pagdadalamhati ang lumalagos sa kanilang mga sarili. Mga kaibigan, bilang mga mananampalataya ni Jesus, kinakailangan maging sentro ng ating buhay ay ang kanyang salita. Hindi ng mga bagay ng sanlibutan na pansamantala lamang ang benepisyo. Sa Biblia din ay meron din po tayong makikita ng mga halimbawa. Katulad halimbawa ni Lot
na nag-aakala nagaganda ang buhay sa pagpunta sa mayamang lugar ng Sodoma. Ganun din si Jacob na nandaya upang makuha ang pribilehiyo ng pagiging panganay. Ang kinalabasan nito ay sa pagkawala ng mga minamahal nila sa buhay ay nakaranas ng pagdurusa. Ito ay mga ilan lang sa Biblia na nagbibigay ng halimbawa na nakaranas ng pagdurusa. Sila ay mga halimbawa na meron po silang mga tinatawag na mga bad investments. Natural sa isang tao ang magkaroon ng pagpapahalaga sa isang bagay. At kadalasan, isa itong personal na pagnanasa na base sa kasiyahan na nakikita ng mga mata. Kaya't napakahalaga mga kaibigan at mga kapatid na sa ating pong mga Kristiyano na laging hintayin ang mga panukala ng Diyos at huwag nating hayaan na unahan natin ang kanyang mga magagandang layunin sa ating mga buhay. Ganito ang wika ng Kawikaan 13:12. Ang hangarin na naantala ay nakapangihina. Ngunit ang hangarin na natupad ay nakapagpapalakas at nakapagpapasigla. Kung susuriin natin ang talata, binibigyan tayo ng ideya ng hintayin palagi ang sinasabing perfect timing ng Diyos upang hindi masunod ang ating sariling mga panukala. Sapagkat kaibigan, tayo'y naniniwala na ang tao ay mapapabuti ang kung ang lahat ng bagay na nakatagubilin sa Diyos. Maaaring ito'y kayamanan, kaligayahan, pamilya, at marami pang iba. Tandaan natin na hindi lahat ng gusto natin sa mundong ito ay hindi natin basta-basta at agad-agad nakukuha. Sa pagmamadali nating mga tao upang makuha ang mga ito, nagkukulang tayo sa pananaw na mas higit na tingnan ang ninanais ng mga pinapanukhala ng Diyos sa atin. Dito nagkaroon ng problema si Jacob at Lot bilang resulta ng kanilang pangunguna sa panukhala ng Diyos. Kailangan nilang tanggapin ang ilang pagkawala at masigit nilang pagtuunan ng pansin ng biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Ang wika ni Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 167. Walk the narrow plank of faith, trust on all the promises of the Lord, trust God in darkness, that is the time to have faith. Mga kaibigan, kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay aayon sa atin sapagkat sa panukala pa rin ng Diyos palagi tayong umaasa. Hindi natin kailangang madaliin na makuha ang mga bagay sa mundo na hindi naman magkakaroon ng pakinabang sa ating pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Maaari tayo mag-invest ng kayamanan sa langit sa magitan ng pangangaral ng Ebanghelyo habang may panahon pa at pagkakaroon ng malasakit sa mga tao na mas higit nangangailangan ng kalinga. Sapagkat ganito ang muling salita ng isang babae na si Ellen G. White sa Testimonies Volume 1, ang wika, "There is now a good opportunity for them to use their means for the benefit of suffering humanity and also for the advancement of the truth." Maaari nating pagkukulang pansin ang mga paglilingkod sa sangkatauhan na isa rin itong halimbawa ng pag-iimpok ng kayamanan doon sa langit. Tandaan natin na sa bawat kilos at galaw ay may kaakibat itong consequence. Kung ano ang ating itinanim, yaon din ang ating anihin. At yan ay nakatala po sa aklat ng Galacia 6:7. Na ang wikay, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya."
Kinakailangan nating maghinay-hinay sa bawat desisyon na gagawin upang hindi tayo magkamali at hindi natin pagdusahan habang buhay ang ating mga kapasyahan. Kaya't ang panawagan ng lingkod ng Diyos na si Mateo sa Kapitulo 6, ang talatay 19-21, nananatiling maingay hanggang ngayon sa kapanahunan natin. Anong sinasabi, mga kaibigan? Dito, ang wikay, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa iyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang dahilan kung bakit kinakailangan na palagi nating bantayan at alagaan ang ating mga puso sapagkat dito bumubukal ang nasa ng tao. Malinaw na kung ang mga kayamanan sa lupa ay ginagamit ng tama, ito ay nagiging pagpapala hindi lang sa ating personal kundi kasama na rito ang pagpapala sa gawain ng Diyos kung dito ginagamit ang mga kaloob buhat sa langit. Kung nasaan ang ating mga kayamanan, kadalasan nandoon ang ating katapatan at mga prioridad sa buhay. Kaya't mga kaibigan, gawin nating treasure ang Panginoon sa ating buhay upang sa huli ay hindi tayo mabigo sa ating mga panukala. Nais kong basahin muli ang isang komentaryo sa ating leksyon na ipinaliwanag ang katulad ng ganitong konsepto. Those who love money will never have enough of it. Yan ay matatagpuan sa Ecclesiastes 5:10. Paul tells us that this love is the root of all evil. 1 Timothy 6:10, ating binasa kanina. The way we use our money is a test of faithfulness for eternity. Lucas, this is a East, Jess, at Onse. But if our money is invested only in worldly undertakings, we will love mammon more than God. Sa Lucas, this is a East, 13. God wants our hearts. Kawikaan 23:26. And we can offer them to Him by investing in His work. Therefore, we will make friends among those who will receive us in the everlasting habitations where we will love and serve God, not possessions. Kaya't ang siguradong paraan, mga kapatid, ng pag-ibig o ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit ay ang pagbubuhos ng ating buhay at lahat ng ating ari-arian sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ito ay siguradong eternal treasure, mga kapatid, na kung saan walang kalugihan. Ganito muli ang wika ni Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 174. Those who still cling to their earthly treasure and will not make a right disposition of that which lent them of God will lose their treasure in heaven, lose everlasting life. Ito, mga kapatid, ang buod po ng ating leksyon, ang magtipon ng kayamanan para sa langit. Amen. Wow, napakaganda. Purihin ng Diyos, kaibigan, na nakita na natin kung paano natin iingatan ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon Diyos na mga ari-arian. Na ang mga ari-arian ito, naiipon ito para sa atin, pero hindi para sa atin sarili, kundi magagamit lamang ito ayon sa sinabi niya sa gawain ng Ebanghelyo, pagpapalaganap ng gawain ng Panginoong Diyos. Mas maraming mga kaluluwa na madala sa paanan ng Panginoong Yesus. Kung magplano tayo ayon doon sa ating paggagastos o kaya mga ari-arian, mga kapatid, ay nauukol lamang o laging bahagi at naiuugnay yung pananampalataya sa banal na gawain
ay magagamit lamang. Upang sa ganun, sabi mo, Pastor, ay ito'y magagamit sa pag-iimpok, pag-iipon ng kayamanan sa langit. Purihin ng Diyos. Amen. Kaya napakaganda ang ating leksyon ngayon. Isang hamon para sa atin na ang ating pag-iimpok, pag-iipon at pagtipon ng kayamanan ay para sa langit ay gagamitin natin yung ating mga ari-arian sa gawain ng Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos. Pastor Jerry, alam ko ay naghahanda na mga detalye mo dyan na tatlong mga bagay para pag-aralan natin at mapag-aralan ng ating mga kapatid. Take it away, Pastor Jerry. Salamat, Pastor Ray. Maraming salamat, Pastor Laudy, sa napakagandang review ng ating lesson over the week. Namamahala para sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Yan ang ating tema sa buong quarter, Pastor Ray. Mapapansin natin, Pastor Ray at Pastor Laudy, na ang pagkakasunod-sunod na paksa ng ating lesson quarterly ay mga basic na pamamahala sa tinatawag nating Christian stewardship. Sapagkat inaasahan nga sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga katiwala ay mamamahala tayo ng mga may katapatan, may kabutihan at may katalinuhan. Yan ang ating napag-aralan ng nakaraan. Ginagabayan tayo o ginabayan tayo ng ating mga leksyon sa nakaraan kung papaano natin posibleng maisasagawa ang pamamahala ayon sa inaasahan sa atin ng Panginoon bilang may-ari ng lahat. Sa lesson 1, mapapansin natin, Pastor Ray, bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, nangangasiwa tayo ng mga kayamanan ng ating Diyos Ama sa langit ayon sa kanyang mga panukala at layunin. At ang mabubuting pangangasiwa ay kasama nga dito ang mga sumusunod. Sa lesson 3 ay ang pagbabalik ng tapat na ikapu ng Panginoon ng full 10% ng ating mga income. Pangangasiwa yan ang tapat sa ating Panginoon. Kasama rin yan sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. Amen. Ang pagbibigay ng mga handog para kay Jesus sa ating na sumunod na lesson na ang halaga at mga itinakda ng mga halaga ng handog ng ating puso sa ating Panginoon at pagmamahal ay nakaakibat doon. At ang pagpapasalamat sa kanyang ginawang pagliligtas at bilang pagsamba natin sa kanya, ito ay isang proporsyon o kasukat kung papaano tayo pinagpala ng Diyos sa lesson 4. Kasama rin ng tamang pangasiwa ang ating pakikitungo sa pag-iwas sa utang, yung nakaraan nating lesson, lesson 5. At ngayon, ang ika-anim na leksyon ay ang pagtitipon ng kayamanan sa langit. Ito ang sentro ng ating pag-aaral na paksa ngayong sanglinggong ito. Sa Mateo 6:19-21 ay ibinigay ng Panginoon ang isang investment principle o investment strategy para sa pamamahala ng kanyang kayamanan na ipinagkatiwala sa atin. At nais ko na ito ay talakayin sa tatlong punto na aking nakita sa pag-aaral ng ating leksyon para sa linggong ito. Ang tatlong punto natin, Pastor Ray, ay investment for heavenly treasures, kasi investment strategy of Jesus. And then number 2, investment examples from the Bible, the good examples and bad examples. And then number 3 point is investment rewards for heavenly treasures. Ito ho ang tatlong punto tungkol po sa investment strategy of Jesus. Number 1, investment for heavenly treasures. Pamumuhunan para sa makalangit na kayamanan. Ano ang matalinong payo ng Panginoon tungkol sa isang investment strategy? Nabasa na po natin kanina sa Mateo 6, Kapitulo 6, 19 hanggang 21 ang mga talata. Ang wika po doon, mga kapatid, sa ating pong Biblia, ang sabing ganon, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi nakapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin nakakapasok ni nakakapagnakaw. Sapagkat kung saan naroon, kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang ganda ng investment strategy ni Jesus. Ano? Makikita po natin dito ang isang investment principle, Pastor Ray. Ano ba ang kahulugan ng salitang investment? Tinignan ko ito sa diksyonaryo ng Merriam-Webster. Ang wika ni Merriam-Webster, an investment is an asset or item acquired
with the goal of generating income or appreciation. Sa Tagalog po, ito po ay pamumuhunan. Ang pamumuhunan po ay isang asset o kayamanan na tumataas ang halaga kalaunan. At ang bagay na nakuha na may layuning magkaroon ng kita o tumataas na halaga, pakinabang po sa hinaharap. Ano po ang sabi ng talata? Magtipon kayo para sa sarili ng mga kayamanan. Binigyan tayo ng dalawang pamimilian ng pagtitipunan. Ang meron pong dalawang pagtitipunan. Una po, ng ating pagtitipunan ng kayamanan ay sa lupa. O pwede rin pong magtipon ng kayamanan sa langit. Si Jesus po ang nagsabi noon sa talata. Ito marahil po ang nakita ni Jesus na malaking hamon ng makalupang pamumuhunan ng mga tao noon at maging hanggang sa ngayon. Maraming tao po sa mundong ito na ang puso ay nasa ganansya ng makalupang kayamanan. Ngunit ito ay mabilis na nawawala at walang tiyak na seguridad na tatagal. Sa isang idlap po ng krisis ay mabilis na nauubos at nawawala ang naipon nating kayamanan dito sa lupa. Napakasariwa pa po sa ating lahat ang idinulot ng worldwide pandemic na COVID-19. At hanggang sa ngayon ay nararamdaman pa rin po natin ang epekto nito sa ating ekonomiya. Para tayong ninakawan na mabilis na nawala ang ating mga naipon, para din tayong nalugi sa isang negosyo na nawala pati ang ating mga puhunan. At marahil pati buhay. Dumating din sa atin ang isang realization, ang kawalang kakayanan ng naipon nating kayamanan para bigyan tayo ng seguridad na tumatagal. Ang kapayapaan ng kaisipan at ang kalakasan mula sa depresyon ay hindi maibibigay na naimpok na kayamanan dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, intensyon ng Panginoon na turuan tayo ng tamang pamamahala sa paraan ng pag-iimpok o pamumuhunan ng kayamanan na hindi sa makalupang kayamanan kundi sa makalangit na kayamanan. Na ang sabi po ng ating Panginoon, makinig po tayo sa Kanya, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi nakapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin nakakapasok ni nakakapagnakaw. Ang ganda ng security ng ating kayamanan sa langit. Protected ang ating kayamanan sa langit. Kasunod nito ay sinabi ng ating Panginoon, Pastor Ray, Sir Laudy, sa talatang 21, ang wika doon, sapagkat kung saan nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. At ito ay may katotohanan ng praktikal. May nabasa po ako ang ilustrasyon, Pastor Laudy, ng stewardship. Ilustrasyon ng stewardship. Isang pabiro o joke, pero ang sabi po doon, sa aklat daw ng Revelation, ay may mababasa tayong isang aklat na hindi mabubuksan o mabuksan ng kahit na sino mang tao o kahit na sino man. At pinaniniwalaan po ng ilan na ang aklat na ito ay ang kanilang checkbook. yun po ang joke doon. Ano? Si Billy Graham ay ang taong mangangaral na sikat na nagsabi po siya, "Give me 5 minutes with a person's checkbook and I will tell you where their heart is." Natural na ang madalas na pinaglalaanan ng ating kayamanan ay nagpapakita ng higit nating pinapahalagahan sa ating buhay. Kung ano ang ating prioridad na nais nating makuha, doon tayo nag-uukol ng maraming panahon, lakas, at ng mga sakripisyo, at doon tayo namumuhunan ng pera, makuha lang natin ang bagay na gusto natin. Na iyon. Para sa iba, Pastor Laudy, maaaring ito ay mga material na bagay na tulad ng bahay at lupa, magarang sasakyan, maraming pera, edukasyon, kalusugan, at iba pa. At para naman sa iba, ang interes ay ang pagkakaroon ng kayamanan sa langit. Yun nga yung ating pinag-aaralan ngayon. Pero inaasahan sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na sa ating pamamahala ng kanyang kayamanan, ay gagamitin natin ang mga ito para isulong ang kanyang banal na gawain dito sa lupa. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon sa Mateo 6:33. Kaborito nating lahat yan. Na tayo po'y unahin nating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran.
at lahat ng mga bagay ay idaragdag sa inyo. Yan po ang sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33. Ay, mga kapatid, seeking God first, His kingdom and His righteousness should be our first priority in this life. And other things in life are just secondary. Paano ba tayo makakapagtipon na maglalagak ng kayamanan sa langit? Paano ba tayo makapaglalagak? Ang ating Panginoon ay nagbigay ng mga huwaran o mga halimbawa sa banal na kasulatan kung paano tayo maglalagak ng mga kayamanan sa langit, at sa huli ay mag-aani tayo ng walang hanggang gantimpala. Number 2, mga biblical examples of investing for heavenly treasures. Ito po yung mga huwaran sa Biblia ng mga paglalagak ng kayamanan sa langit. Bago natin tingnan yun, meron pong dalawa ditong halimbawa o yung tinatawag nating huwaran, good examples at saka bad examples. Gusto kong talakayin natin sa mabuting huwaran ay yung pong katangian, para makita natin kung ano ba ang katangian ng mga taong marunong o natutunan nilang mag-invest ng kaharian sa langit. Yan ay nakalagay sa ating lesson. Meron silang magkakatulad na katangian, Pastor Ray. At tingnan natin ang una, mga qualities of good examples for laying up treasures in heaven. Number 1, they have faith and obedience in the plans of God. May pananampalataya at masunurin sila sa mga panukala ng Diyos. Number 2, they made the decision for delayed gratification on this world. Ipinagpaliban nila yung pang-sariling kasiyahan para maabot yung makalangit na kayamanan. Number 3, they have willingness to spend everything in exchange for heavenly rewards. Kaya nilang ipagpalit ang lahat. Makuha lang ang gantimpalang langit. Ang halimbawa dyan ay si Noah. Si Noe ay naniwala doon sa Genesis chapter 6, mababasa natin, naniwala sa panukala ng Diyos na paglilipol sa masasama sa mundo ng kanyang kapanahunan, napakaraming masasama. Sa pamamagitan ng isang malaking baha na lulupigin ang lahat ng masasama. Si Noe ay nanampalataya na kahit na ito ay mahirap paniwalaan, hindi pa siya kailanman nakakita ng baha tulad ng maraming tao noon. Wala pa silang nakita ng ebidensyang baha. Pero kanyang ginawa pa rin ang pinautos ng Panginoon. Tinutulan ng mga tao ang kaisipan siya ay gagawa ng bangka o daong dahil ito'y malayo sa scientificong realidad. Hindi pa pa sa scientific evidence noong panahon na yon. Nakaranas siya ng pagtuya dahil sa pananampalataya sa salita ng propesiya ng Diyos na magkakaroon ng baha, bagamat mahirap paniwalaan. Sinunod niya ang utos ng Panginoon na gumawa ng isang malaking daong na kung saan dito inilulan ng Panginoon ang kanyang pamilya at ang mga hayop. At para po sa isang panukala ng kaligtasan mula sa dilubyong darating. Noon ay maaari sana niyang gugulin ang kanyang naipong kayamanan sa kanyang sariling kasiyahan, yung tinatawag nating gratification. Instant gratification. Pwede niya sanang gawin niyo, pero nag-delayed gratification siya. Tulad ng ginagawa ng maraming tao noon, kanilang pinasiya ang buhay nila, yung instant gratification ay ginawa nila. Subalit, si Noe ay minatamis niyang pinili ang ipagpaliban ang kanyang sariling kasiyahan sa pangkasalukuyan para sa isang pangako ng Panginoon na makalangit na lupain. Naranasan niya ang principle ng delayed gratification. Yan ang katangian ng mga taong marunong mag-imbak ng kanilang kayamanan sa langit. Sa halip na kanyang gastusin sa pangsariling kasiyahan, ginastusan ni Noe ang malaking proyekto ng Diyos, ng malaking daong. Tiniis niya ang pagtuya ng maraming tao dahil sa pananampalataya sa Diyos at para sa kanyang banal na panukala. Pasahin natin, Pastor Ray, ang karanasan ni Noe sa tala ng Hebreo 11:7. Atin niyang basahin, Pastor Ray. Hebreo 11:7, sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan.
Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. Amen. So dito ay makikita natin talagang si Noe ay gumawa ng isang pagpapasya na sumunod sa pananampalataya at umayon siya sa panukala ng ating Panginoon. Nag-delayed gratification siya. Ang pangalawa ditong halimbawa na ibinigay ay si Abraham. Sa Genesis 12:1-9, si Abraham ay nanampalataya rin sa panukala ng Diyos. Nanampalataya si Abraham sa pangako ng Panginoon na siya ay pagpapalain at pararamihin ang kanyang lahi. At sa kanya pagpapalain ang lahat ng mga tao dito po sa lupa. Sumunod po si Abraham kahit na mahirap na mangyari para sa kanya ang isang pangako. Hinarap ni Abraham ang hindi pa niya alam na patutunguhan. Tumugon siya sa hamon ng paghiwalay sa kanyang pamilya at ang mga panganib ng tinatawag nating paglalagalag sa disyerto. Oo. Naging nomad siya sa kanyang mahabang paglalakbay sa hilang. Ang sentipong ebidensya ay laban sa pangako ng Panginoon sa kanyang pagiging ama ng napakaraming lahi habang tumatagal at kalaunan ay nasusumpungan niyang ang kanyang asawa pala'y baog. At hindi makapanganganak si Sarah. Makikita natin sa buhay ni Abraham ang isang halimbawa ng takot sa kanyang kalooban at mga salungat na ebidensya na mahirap mangyari para sa kanya, subalit sinalita ng Panginoon ang pangako para sa kanya at siya'y naniwala. Kaya nga sa huli, si Abraham ay namuhunan sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Iniligay niya ang kanyang kayamanan sa langit. Inilagay ang lahat sa gawaing ibinigay sa kanya ng Diyos. At naging ama siya ng napakaraming tao sa pamamagitan ng mahimalang pagsilang ng kanyang anak na si Isaac. Tulad ni Noe, pinili ni Abraham ang sumunod sa Diyos dahil sa pananampalataya. At bumuo ng isang malaking pagpapasya na babago sa kanyang buhay sa kasalukuyan para kamtin ang pangakong makalangit na bayan. Na lupain na ipinangako sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sinabi doon sa Hebreo 8:11-8, okay? Hebreo 11 versikulo 8-11. To, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. 9. Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tulda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. 10. Sapagkat siya ay umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na nang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Gusto ko 'yon. Yung linya na 'yon ay sinabi po ng manunulat ng Hebreo na si Abraham ay umasa sa lungsod na may kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Si Moses din. Si Moses din sa Exodus kapitulo 3-4 ay nanampalataya sa panukala ng Diyos ng pagliligtas para sa mga naaaliping piniling bayan na yun ay ang Israel. Sumunod si Moses sa Panginoon kahit na ang kapalit ay ang pagtalikod sa nakasanayang karangyaan sa buhay at trono ng kapangyarihan sa Egypto. Binitiwan ni Moses ang pinakadakilang yaman sa lupa na maaaring hilingin ng sinuman at nag-imbak ng kanyang kayamanan sa langit. Si Moses po ay mahiyain ngunit nakipag-usap sa pinakadakilang pinuno ng lupain. Wala siyang hukbong sandataan. Pumunta si Moses upang igiit ang pagpapalaya sa mga aliping Hebreo. Nang walang dalang pagkain o imbak na tubig, Pastor Ray, tumawid si Moses sa disyerto kasama ang mahigit 1,000,000 lalaki, babae, bata at mga hayop. Sa pamagitan lamang ng isang tungkod, si Moses ay gumawa ng mga supernatural na himala na kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos. Tiniis din niya ang mga pagrebelde at pagreklamo ng mga tao sa kanyang pangunguna. Nakuha ni Moses na batahin ang lahat dahil sa pananampalataya sa pangako ng Diyos na makalangit na lupain. Silang lahat ay mabubuting halimbawa ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Number one,
nanampalataya sila sa banal na panukalan ng Diyos at sumunod na may pananampalataya sa Kanya. Mm-hmm. Number two, gumawa sila ng isang malaking desisyon na babago sa kanilang buhay dito sa kasalukuyan at ipinagpaliban ang sariling kasiyahan para sa pangako ng Diyos na makalangit na lupain. Yung pong delayed gratification principle. Number three, ginastos nila ang kanilang yaman sa lupa para sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit sa paraan ng pagtustos sa gawain ng Panginoon. Ganda. However, meron din namang mga bad examples ng investment. Ito ay nakita natin sa buhay ni Jacob at saka ni Lot, no? Si Lot, no? Ito yung mga tinatawag nating instant gratification naman. Nagpakita sila ng mga huwarang ng pag-iimpok para sa sarili na hindi mabuting huwaran. Nagpasaya sila na piliin ang kasiyahan na mabilis na nawawala. Yung tinatawag nating instant gratification. Napapansin natin sa Genesis chapter 13, Pastor Laudy, na itong si Lot na pamangkin ni Abraham, nang bigyan siya ni Abraham ng pagkakataong mamili sa lugar ng kanyang titirhan. Napapansin nyo sa istorya, pinili niya yung maganda at mayamang syudad ng Sodoma at Gomora, pero ang hindi niya alam, masasama ang mga tao doon. Na nakita ito siya ng Panginoon, na pinuntahan ng Panginoon si Abraham at sinabi sa kanya ang panukala ng paggunaw para linisin ang lugar na yon. Napansin natin na si Lot ay nag-ipon doon, pero pagkatapos ng lahat, ito'y nawala. Masunog. Bukod sa suot niyang damit at ang kanyang dalawang dalagang anak, yun ang kanyang dala niya sa pagpunta sa isang lugar na hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Nasunog ang lahat ng kayamanan ni Noe, ni Lot dahil po sa kanyang instant gratification. Wala siyang nakuhang anuman mula sa kanyang inipon. Si Jacob naman ay ganun din sa Genesis 27:28 sa paghahangad na makuha ang espesyal na pangakong meron sa pagiging panganay. Nakuha niyang diyain ang kanyang kapatid na si Esau. Tumakas at nagtago ng tiniis na 20 taon na hindi niya nakikita ang kanyang mga magulang. Sa huli, nagsisi rin siya, nagbago ng pagpapahalaga sa kayamanan. Nang mamatay si Jacob, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga minamahal na tapat na mga ninuno. Ang ikatlo, Pastor Ray, tatapusin na natin, investment rewards for heavenly treasures. Ano ba ang gantimpala sa pamumuhunan para sa makalangit na kayamanan? Gusto kong basahin itong text na ito, Pastor Ray. Gabayan natin ang mga ating taga-subaybay sa Hebreo 11 na sinasabing mga gantimpala o gantimpalang naghihintay sa mga nag-iipon o nag-iimbak ng kayamanan sa langit. 13. Hebreo 11, 13 and 16. Basahin nga natin. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. 16. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Amen. Ganda ng pangako ng Panginoon. Yan pala ang sinasabi sa banal na kasulatan ng mga na rewards sa mag-i-invest ng mga heavenly treasures. Ang gusto ko yung linya doon, ngunit sila, ang sabi doon, ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit na, na kayamanan. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod o yung tinatawag nating kayamanan sa langit. Gusto ko rin basahin natin yung inihahandang kaharian ng Diyos, kayamanan ng Diyos sa mga mag-i-invest ng kanilang kayamanan sa langit. Sa 1 Corinto 2:9. Pakibasa na natin. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid,
hindi na po natin ipapaliwanag ng gusto kasi wala pa po sa atin nakarating doon. Pero ang titiyakin ko sa inyo, sigurado po itong kayamanan na ito. Kung atin lamang pag-aaralan na ating ipagpaliban ang mga kasiyahan natin sa lupa para maabot natin ang kayamanang inihahanda sa atin ng Panginoon, tiyak na makapapasok tayong lahat dito sa hindi pa nakita, hindi pa narinig at di kayang i-describe ng sinuman ang kaharian at kayamanang inihahanda sa atin ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Napakaganda, kapatid at kaibigan, na ang ibig sabihin sa lahat nito ay kung magpaplano tayo ayon sa ating paggamit ng mga ari-arian, ito ba'y may kaugnayan sa ikauunlad ng gawain ng Panginoong Diyos? Ito ba'y pansarili ko lamang o pansarili lamang o sa mga gawain ng Panginoong Diyos? Kaya nagpapasalamat tayo ng lahat ng mga bagay na ito, ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay pagbabalik ng ikapo, paghandog, pagtulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya ito'y isang kayamanan, Pastor Laude, ng pag-iimpok sa langit na bayan. At sa ating huling last words ay ibigay na natin, Pastor. Pastor Ray, gusto ko na lang basahin natin yung salita ng ating si Apostol Pablo sa bagong pastor na si Timoteo. Kung papaano ba tayo makapag-iipon ng kayamanan sa langit, ay nagbigay siya doon ng atas o inutusan niya, inatasan niya ang bagong pastor na si Timoteo ng pagtuturo. No, tingnan natin, Pastor Ray, yung unang Timoteo 6, kapitulo 6, 16, 17 hanggang 19. Masahin niya natin yun, Pastor Ray. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. 18, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa. Amen. Bukas ang palad at handang mamahagi. Amen. Ang ganda, Pastor Laude. Maliwanag kay Apostol Pablo ang idea ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Mga kapatid, ayon po kay Apostol Pablo, paano daw po tayo mag-iipon ng ating kayamanan sa langit? Atin daw pong gamitin ang kayamanan dito sa lupa sa paggawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Yan ang tatalakay natin sa susunod na ating pag-aaral. Mga kapatid, makagawa po sana tayo ng lahat ng pagpapasya na ipagpaliba ng ating pangsariling kasiyahan para sa pag-iimpok, para sa ating sariling kayamanan sa langit. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pastor Laude, mayroon pa tayong marangil, ito na ang pinakasukdulan na tanging layunin ng Diyos kung bakit tayo ay ginawang mga mabubuting katiwala na hindi sa lupa ang pag-iipon ng ating mga kayamanan. Bagamat sa ating kalagayan ngayon, mahalaga naman yun eh. Oh. Kaya lang yung pag-iipon ng kayamanan doon sa langit, ayun ang pinakasukdulang mahalaga. Sapagkat ang kaluluwa natin ang nakasalalay doon. Amen. Kaya sa panahong ito, bagamat tayo gumagawa ng mga pagpapaunlad ng kabuhayan ngayon, at yun naman talaga ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na itinuturo ng Panginoon na sa lahat ng ating tinatangkalik ay lalong bumuti tayo, pero dapat bumubuti din ang ating mga kaluluwa. Amen. Kaya mahalagang mahalaga na lahat ng mga bagay unahin natin ang Panginoong Diyos. Yes. Sa lahat ng mga bagay. Kung hindi siya unang-una sa lahat, pag-iisip ng paggagastos, ay taliwas tayo, malayo tayo sa kanyang kalooban. Ito'y mayroong isang kwento, Pastor, na panaginip ng isang matanda na nanaginip siya ng kanyang panaginip ay pumunta sa langit. Nung nasa langit na, nakita niya yung mahabang pila na lahat ng mga tao ay pumipila doon sa pintuan. At nakita niya yung mga nauna sa kanya na dinadala yung mga tao papunta sa kanilang mga palasyo. Salamat, sabi niya. Yung mga anghel ay dinadala ang mga tao papunta sa kanilang mga tahanan. Nung pagdating niya, di ito yung pupuntahan mo. Samahan ka nung isang anghel. Sa madalit sabi,
Nung papunta ng sa bahay nung matanda ay nakita niya yung mga malalaking bahay. Ay, dito magtuwa siya dahil alam niya na malalaking bahay yung mga kanyang pupuntahan. Pero nung lampasan na yung mga malalaking bahay, siya nalungkot na. At noong huminto yung anghel, at parang ayaw na niyang imulat ang mata, sabi nung anghel, dito na po ang iyong bahay na naihanda para sa iyo dito sa langit na bayan. Pagtingin niya na ganun ay kulang naman yung bahay. Hindi na tayo ng maayos. Kaya sabi niya, bakit ganito lang yung bahay na na bahay na tirahan ko dito sa langit? Sabi niya. Alam mo, sabi ng anghel, sapagkat nung nasa lupa ka, ito lang yung mga nagawa namin na mga kahoy, yung mga naipadala mo dito sa langit. Kaya napakahirap. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa ay pag-iipon ng mga bagay na kayamanan sa langit na ating tahanan. Mm-hmm. Kaya ang bawat sa atin ay hinihimok at hinahamon na tayo ay maabutan nawa ng Panginoong Diyos sa kanyang pagdating na tapat na mga ngasiwa sa lahat ng kanyang mga ari-arian na ipinagkatiwala sa atin. At tayo'y magiging tapat at maging maayos at mabuting katiwala upang sa ganon ay magagamit tayo bilang isang kasangkapan ng pagpapala ng kanyang gawain at maitaguyod at matapos na at darating ng ating Panginoong Jesus at iuwi na tayo sa langit na bayan. Purihin ng Diyos ang kanyang pangalan. Bago tayo manalangin, hingin natin ang panalangin ni Pastor Estabilio ay makakarinig muna tayo ng isang magandang awitin. Pagsubok na kahit pait at di na mapipigilan ang sakit na nadarama, ang patak ng mga luha at tangis ng paghihinagpis ay napapaalala na ang Panginoon lamang ang pagsubok na darating. Anumang bigat ang nararamdaman, ito'y lapit kay Jesus, pagkat ang lahat ng iyong inaharap ay iyong malalagpasan sa tulong ng ating Ama. Ilagak lang sa Panginoon ang lahat pagkat siya lamang ang tanging kalungan, tanging kanyang lulutasin at bibigyan ka ng kalakasan.
kalakasan. Bibigyan ka ng kalakasan na harapin ano mong pagsubok na Pastor Jerry? Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, nakilang Diyos, sa isang buhay na pag-aaral mula sa iyong mga salita. Natutunan namin ang mga prinsipyo, gabay na iyong ipinagkaloob sa aming lahat. Kung paano namin nakitang maliwanag ang buhay ng mga pinili ninyong lingkod na natutunan nilang unahin ang iyong kaharian. Kanilang naranasan ang delayed gratification para ho sa pagpapalit o pagkuha ng kayamanang kanilang nais na makamtan buhat sa inyo. Panginoon, matutunan namin, Panginoon, mabuhay ng ayon sa iyong mga prinsipyo at nawa po'y huwag kaming mabuhay sa instant gratification. Kami po'y makapagpasya na sa buhay na ito'y aming mithiin ng sobra ang iyong kaharian, ang makalangit na kayamanan, upang sa gayon maging secure ang aming buhay at doon sa langit ay magtatamo kami ng buhay na walang hanggan. Tulad ng iyong sinabi, ano ba ang mapapala namin, makuha namin? Ang lahat ng mga bagay sa lupang ito mawawala naman ang aming kaluluwa. Panginoon, gusto naming maligtas. Nawa po'y ipagkaloob sa amin ang kakayanang makapagdesisyon na aming unahin ang iyong kaharian sa pagmamagitan ng mabuti at tapat na pamamahala ng iyong mga kayamanan sa lupang ito. Ito po ang aming hiling sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli ako ay nag-aanyaya na patuloy kayong susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, kagaya ng bawat isa sa amin dito sa studio. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po.